Hindi pa naman nag-uumpisa, pero may plano sila ng cha-cha. Change the constitution again. Huwag mong pakialaman yung constitution kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya nang kinakalkal mo, and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Palaala ko lang, lahat sa gobyerno, mayor, governor, o sino man, may page lang dito, ano nang yelo. Constitution ito, makapal ito. Ewan ko kung ilang pages. Pero itong linya na ito, this is the only thing that I would like to talk to you tonight. No law shall be passed abridging. Huwag mong pakialaman. Huwag mong letihin yan. The freedom of speech. Hindi ka pwedeng mapagilan. Pag sumobra ka, malaybil ka. Magkaletse-letse na ang buhay. Sabihin niyo, kung hindi tayo pwedeng magkaintindihan dito, patayan. Ito bang cha-cha? Sabi ko yung konstitusyon na permanente. Hindi yung batas, ordinansya na palit-palitan mo kung ayaw mo o maybe to attune to better times, the changing business climate, pwede yan, ordinansya. Pero itong konstitusyon, huwag mo talagang gawin ng ngayon, kung ganoon lang pala ang ginagawa ng lahat, sana ako na ang gumawa noon. At least ako abogado, hindi naman ako bright masyado, pero may alam ako, huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Di sana kung ganun, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo? Isang daan lang tayo, Bongbong. Kayaan mo na lang, ayusin mo na lang ang bayan. Bakit ba tayo maghintay ng... Why do we have to wait for what? So, Bongbong Marcos, huwag kang ako advice if this man failure. Wala kang basta ikaw lang dyan sa itaas. Puro ka English. Lumaki kasi sa Amerika. Maganda yung English mo kaysa akin. Well, anyway, even if I talk in English, there are a lot of things that we have to do with. I can also talk in a way that they do, but bakit ako magpahipokrito? Bisaya man ako.